So what is up mga step bro, for today is mag-install tayo nitong radiator cover na galing sa Rizoma and RS150R. So bali, kung naghahanap ka ng budget friendly na pang radiator cover para sa GTR natin, pasok na pasok tong RS150R since same naman sila ng radiator ng laki. And RS150R okay na yan kasi sa ibang bansa ang GTR is RS150R talaga ang tawag. So una natin gawin is tatanggalin natin to yung mga clip na yan. Nakikita nyo ba yan? Tanggalin natin yan, isa, may dalawa dito sa ilalim, and then meron pa dito. Yan. Tanggalin natin yan. And then, kailangan natin ng 10 millimeter na socket wrench. So, simulan na natin. So, ang pinakadahilan kung bakit maglalagay tayo ng radiator cover is para ma-prevent natin yung mga ganitong pangyayari. So, you can see parang mga nagtutupi-tupi na. Yan, ang dami na. Baka masira pa lalo yung radiator cover natin. Pero wala naman. As of now, hindi naman siya nasisira. So, install na natin. So, kumuha tayo ng pantusok para sa mga clips na to. Ayan. Kahit anong pantusok. So, simple lang naman siya. So, yung gitna. Ayan. Pag narinig niyo yung tunog, pwede na siyang atakin. Ayan. Ito siya. Parang ang tawag yata rito is clip rivet. Tanggalin natin isa-isa. So ito na siya mga step bro, natanggal na natin yung pinaka cover niya. Then eto pa, tanggalin natin to. 10 mm socket wrench din siya. Grabe dumi oh. So mga step bro, natanggal ko na. So ito. Kung papansin nyo sa taas, yan. Nahatak lang yan, patagilid nga lang. So kailangan ko nang maghahawak sa camera para makita nyo kung paano siya kagit. A few inches later, so mga step bro, ayan, tanggal ko na siya dito sa may pinaka ano niya. Ayan, parang sinasabit lang siya dyan eh. So dyan natin nasasabit itong ayan, nasa taas. So okay na mga step bro, nasikipan ko na siya. Pwede ko na ibalik yung cover niya rito. Pero bago yun, lilinisin ko muna ito. Papakadumi. So mga step bro, DIY nga pala ito. DIY degreaser. Madali lang naman siyang gawin. Nod na lang kayo sa YouTube kung paano siya gagawin. Mas tipid pa kaysa bibili ka ng degreaser mismo. So ngayon mga step bro, pwede na natin ibalik. Nilinis ko na rin siya. So para naman sa mga hindi nakakaalam kung paano ibabalik to. So una, tulak na natin to. Tapos, tsaka natin siya ipapasok.
Ayan. Tutulak na lang siya. Ayan. Nakalak na siya. So, ito na yung result mga step bro. Yan. Fully installed na yung radiator cover natin. Hindi ko lang alam kung maalog siya, pero at least may cover siya. Diba? So, yun lang. Dito na lang sana natulungan ko paano i-install itong RS150R na radiator cover para sa GTR150. So, ganito na lang. Kita tayo sa next vlog. Ride safe, ride smart, J-Ride out. Peace.